Hello mga kadeko, magandang umaga sa inyong lahat. Ito, munting pasilip sa aking cake. Pasensya na kayo at ngayon lang ulit ako nakagawa ng mga videos. Ayan, i-share ko lang kung paano ko piniprepare ang aking art cake. So, nag-start ako sa crumb coating. I use Whippet po, sa mga hindi pa nakakaalam. Whippet user po ako, solid. Ayan, so, after crumb coating, proceed ka na sa frosting. Kaya pag nagpo-frosting ako, lagi akong gumagamit ng spatula. Small spatula lang ginagamit ko dahil maliit ako mabae, maliit ang aking mga kamay, maliit lang ang spatula ko. Ayan, so gumamit ako dito ng blue and green color para ma-achieve yung ganyang kulay. And ang gamit kong kulay is food gel color from Toto's Sprinkle and Baking Essential. Sobrang ganda ng food color nila actually. So, napaka-concentrated, pigmented ng kulay. Unti lang yung ipatak mo, super ano na siya agad. Nagkukulay na siya agad. So nakakatipid ako dito sa kulay, sa brand na to. So try nyo mga kadeko. Ayan, ilalagay ko sa description yung link nila sa Shopee. Marami rin silang item. Kung meron kayong kailangan, nandun na rin na halos lahat. So, ayan. After frosting, proceed tayo sa sketching. So, sa pag-i-sketch, hindi mo naman kailangan bilisan. As long as may time ka, hindi naman kailangan rush. Go. Take your time. No need to rush. Ayan. Pero kung sanay ka naman sa drawing, artist ka na before pa, okay lang, madaliin mo kung talagang gamay mo na. Ayan. Pero sa mga baguhan, sa mga newbie na gumagawa ng art cake, take time, wag po magmamadali. Ayan, so, lagi nyo pong iingatan yung pagkuha ng proportion, lalo kung maliit ang cake nyo. Katulad nito, ang character po nito ay 7 and then the cake size is 6x3. So, kailangan natin pagkasyahin yung lahat. So, kailangan ingat tayo sa pag-proportion para hindi nagsisiksikan at hindi kulang yung spacing. Ayan, lalo sa ganyan, no, marami kasi. So, yun. Tsaka sa sketching pala, makikita nyo na agad na nagpo-provide na kayo agad ng guide. Nagbibuild na kayo ng guide. Para pag nagkulay kayo, diba, alam nyo na agad kung saan nyo ilalagay. So, gumamit lang ako dyan ng toothpick. So, sa pagkukulay, ayan, skin tone. Ang gamit ko ditong skin tone, brown color ng Toto's, yung ginagamit kong food gel color. Hindi na kailangan maglagay ng ibang kulay or pink kasi ang ganda nung tone nila ng brown. Pwede mo siyang gamitin as skin tone. Ayan, so brown lang ang ginamit ko dyan. Ayan, inuna ko talaga yung mga skin tone. Kahit any character, inuuna ko lagi ang skin tone bago ang mga damit, bago tapos last ang buhok. Ayan, so sinimulan ko muna sa gitna para makuha ko agad yung yung proportion sa gitna. Nagpa-proportioning kasi ako kaya inuuna ko lagi yung gitna. Ayan, so ini-smooth ko lang siya, kinikinis ko lang siya using acetate. Yung acetate ko actually dapat last year pa maglalagay ako niyan sa aking Shopee link. Kaso sobrang busy nga po dahil gawa ng aking thesis. Pasensyahan nyo na po na-stuck ako at hindi ako, ilang araw ako halos hindi nakapag-share ng video. So, ngayon ako bumabawi. So, abangan nyo yung aking acetate sa aking Shopee account. So, ayan. Magandang gamitin yan kasi sobrang dali lang niya gamitin. And, syempre, mura. So, ayan. So, pag nag-drawing ako or gumagawa ako ng art cake, I use OPP DIY piping bag. Hindi ako bumibili ng mga ready to use na piping bag kasi ayoko yung plastic nila. Ito yung ginagamit ko OPP kasi hindi siya stretchable. Ayan. Tsaka gamay ko na siya. Tsaka mura syempre, mabilis lang naman mag DIY. Naituro ko na rin 'yan sa YouTube channel ko. Ayan, so gumamit ako dito. Kung mapapansin nyo, naka-all black yan lahat. Hindi sila magkakahiwalay, yung mga character. Kaya gumamit ako dito ng dark gray para ma-separate ko sila. Magkaroon ng highlights, ng shadow, yung bawat character. Ayan, magkaroon sila ng highlights na ito yung nasa front, ito yung nasa likod. Ayan.
So, yan na, nagdidetalye na tayo dito. So, nahandahan lang tayo sa pagdidetalye kasi mahirap magbura, lalo na all black to. Pagka ang reference ay malabo, minsan sinisimplified ko na lang yan or gumagawa ko ng sarili kong art. I mean, dinadagdagan ko siya or depende sa paningin ko. Kasi kapag malabo, ang hirap talagang kukopyahin mo pa. So, sinasabi ko pagka ganun, ma'am, simplified natin to or add natin yung ganito. Nakikipag-communicate din tayo sa ating mga client pagka ganun. Ayan, kung mapapansin nyo, nagsiseparate na sila. Ayan, nagkakaroon na ng body yung mga unggoy. Ayan. So, dark gray pa rin ang gamit ko dyan. Para hindi nalalayo sa kulay ng black. Ayan, sa mga damit nila, medyo gumawa ko ng sarili kong way kasi sobrang labo na nung reference at hindi ko na siya makuha. Ayan. Ito, detalye na yan. So, gumagamit lang ako ng mga light gray color para makita lang yung mga shadow highlights. Ayan. So, iisa lang naman yung mukha nila kaya hindi ganun kahirap. Mahirap lang kasi daming mga linya-linya. So, ayan. So, sunod dyan is magli-lettering na tayo after niya. Huwag yun ang pansinin yung kamay ko mga kadeko. So, pag nagtitipla talaga ako ng icing, matik yan na laging namamantsahan yung kamay ko. Kasi pag mabilis ang kilos, alam mo yun, hindi ko na napapansin na ang dami ko na palang food coloring sa kamay. So, ayun, tapos na tayo. Yan. Sobrang pasilip lang talaga siya. Hindi ko na siya nabidyohan ng sobrang haba. Ayan, thank you po and pa-like and share po ng ating video for today. Thank you!